Kamusta kayo guys? O yung nagbabalik para sa ipang apat na video diary. Sana naging mas yung Valentine's Day nyo. Hihi! So yun, ano ang aking reaction sa ating ginawang case study noong nakaraang Tuesday? So isa ito magandang paraan para malaman namin kung paano i-apply ang iba't ibang engineering ethics. Binigyan kami ng iba't ibang mga sitwasyon kung saan ang aming mga piling characters ay may iba't ibang ginagawa. At dapat mag-isip kami ng isang aksyon kung saan magiging tama at naayon sa engineering ethics ang aming gagawin. Dahil dito, nalalaman namin kung paano nga ba gumagana ang tama at mali sa engineering ethics. So yun, dapat alam namin kung anong gagawin namin, kailangan maging responsable kami sa aming mga actions. At syempre, dapat maging safe lahat at pantay-pantay lahat. Kailangan nga bang ituro ang engineering ethics sa CHE 100? So para sa akin, dapat talaga itong ituro. Dahil unang-una sa lahat, tayong gumagawa ng mga products ay binibenta sa mga consumers. So dapat tama lahat at walang mali. At dapat sumusunod ito sa engineering ethics para ma-ensure ang kanilang safety. Dahil tayo yung magiging responsable kung ano man ang mangyari dito sa mga ito. Dapat, nyo maaga pa lang ay nasasanay na kami kung paano nga ba i-apply ang mga engineering ethics para pagdating namin sa mga subjects kung saan gumagawa na kami ng iba't ibang mga bagay tulad ng pagde-design ng planta, ay alam namin kung ano ang tama at mali at hindi namin magawa ang mga pagkakamali na maaaring makasira o makadisgrasya sa mga tao. At syempre, kung kami man ay mapupunta sa isang situation kung saan kami ay nagkamali at kailangan naming pumili ng isang aksyon dahil sa natutunan namin sa engineering ethics, ay alam na namin kung anong gagawin. At syempre, natututo kami na hindi na namin gagawin ang pagkakamaling yun. Yes. So, yun lamang para sa ngayon. Hanggang sa muli mga kaibigan. Bye!